i-cancel lang natin guys yung isang screw niya. Yan, luwagan lang natin guys. Hindi naman lang kailangan nating tanggalin. Luwagan lang natin and then tanggalin natin itong cap ng carburetor. Yung slider niya. And then bunutin natin yung hose niya. Fuel hose. And then alisin na natin yung carb. So ito na yung carb ko guys. Naka 28mm na puso ako. Front slide. Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. Andito na naman po tayo para sa ating panibagong DIY tips for today. So ang gagawin natin ngayon guys ay magbabaklas tayo ng ating carburetor. Tara, umpisa na natin. Paano nga ba binabaklas ang carburetor ng Mio Sport? So una natin tatanggalin guys ay yung engine cover. And then yung U-box o yung compartment. And then guys, kailangan na rin natin tanggalin yung battery niya. And then guys, luwagan lang natin yung isang screw dito sa ilalim. And then tanggalin natin yung isa. Para ma-twist natin itong U-box o yung compartment natin. So ayan na guys, luwagan na natin lahat yung mga screw. Twist lang natin ng konti yung ano, yung U-box. And then ma-access na natin yung carb niya. Ayan. So ito na yung carb niya. Baklasin lang natin guys yung isang screw niya. Ayan, luwagan lang natin guys. Hindi naman ang kailangan nating tanggalin. Luwagan lang natin and then tanggalin natin itong cap ng carburetor, yung slider niya, alisin natin. So ingatan lang natin dahil baka ma-damage yung karayo. So ilagay lang natin sa isang side and then bunutin natin yung hose niya, fuel hose. Kung naka direct kayo, so kailangan nyo lagyan ng screw. Kung hindi naman, okay lang yan kahit hindi nyo nalagyan para hindi tumapon yung gas. And then alisin na natin yung carb. So ito na yung carb ko guys. Naka 28mm na puso ako, front slide. So medyo marami na siya, so kailangan na talaga natin linisin. So ganun lang kadali mag tanggal ng carb.
hindi na natin kailangang baklasin lahat yung mga flarings. Tanggalin lang natin yung engine cover. And then, yung dalawang screw ng U-box. And then, tanggalin natin yung battery. Then, tanggalin natin yung isang screw dun sa loob. At luwagan natin yung isa. Then, i-twist natin. So, yun, ma-access na natin yung parking din. Matatanggal na natin. Sana may natutunan kayo dun sa ating DIY tips for today. Ganun lang kadali yung matatanggal na maraming salamat guys. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the tiny bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ride safe and God bless.